Wala sa isip ko ang pinipin paglawan kahit sa nagulang ako pinipin. Wala sa isip ko ang pinipin seryoso, isasagad ang nilo ang pagpipin. Wala sa isip ko na ako ay susuko, hindi ko sa harap mo susuyo. Eto, eto na sa harap mo, may dalang tatlong rosas. Eto ang pambungad, kanila pa lang ng malupit na. Welcome po sa ating channel, The Gento Inc. Sa video po na to ay ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-ayos po ng isang carburetor po. Yan, carburetor. Saka ito po, carburetor po ng Kawasaki Rouser. At kasama na rin po dito sa video na to ang pagpaklas po ng tangke. Tangke po ng Rouser na Kawasaki 135. So, yan po. Bearings po sa harap. Side bearings po, ito. So, yan po. Side bearings. Pati po yung mga sikreto dito sa kung paano po natin bubuksan itong upuan. So, may lock po yan. So, samahan niyo po ako dito sa video na to. Ito pong motor na to ay na-stock na ng 5 years. So, tignan po natin. At kasama rin po sa video na to ang pagpaklas na rin po ng yan, pinakatakip. So, yan po. Pinakatakip po nito. Na-stock up na po yung pinakatakip po ng ating tangke. So, ayan. So, ayan po. Dahil sa katagalan po ng ating motor, ay nagka-problema po siya dun sa pinaka-carburador niya po. Ang gagawin lang po natin ay bili po tayo ng carburetor. Ayan po. Carburetor kit po. Ayan. So, sa mga motor shop po na pinuntahan nyo ay wala po tayong mabili. Kuminsan po nakakalimutan po natin na meron pa pong ibang paraan. So, ito po yung Shopee at Lazada. So, sa Shopee po at Lazada ay sigurado po meron po kayong ma-order na gamit po sa mga motor po na wala kayong mabiling pyesa sa mga motor shop. So, yeah. Tulad po nitong Kawasaki Rouser po na to, marami na po akong pinuntahan na mga motor shop at nahihirapan po ako na bumili nung ito, carburetor kit nga po ng para sa Kawasaki Rouser na 135. So yan, basta importante lang po ay alam po natin kung ano po yung pangalan nung ating binibili. So kagaya nga po nito para sa carburetor ay nakita ko po sa Shopee na meron po sila. At tamang-tama naman po na yan, nakasulat po dito sa taas. Yan. So yan po, medyo malabo lang po siya na Rouser 135 po talaga siya. At yung tatak niya po ay SLB. So ayan, SLB po. Nabili ko lang po ito sa halagang 80 pesos po. Kaya lang mayroon po siyang shipping fee na 80 to 100. So kulang po lang po sa 200 yung aking binayaran. So samahan niyo po ako sa video na to. Kung hindi pa po kayo nagpa-class ng isang Kawasaki Rouser 135, tayo na lang po ang gagawa at magbabaklas. So ituturo po sa inyo kung paano po troubleshoot ang isang carburetor dito sa video na to. At ang pinagdaanan po na mga trouble nitong motor na to dahil sa pagkaka-stock po ng ating Kawasaki 135. So yan nga po pala yung ating babaklasin po na motor. Samahan nyo po ako sa video na to na baklasin po natin ang yan po, upuan, kung paano po baklasin yan. So kung titignan po kasi natin, kung bago lang po tayo ay hindi po natin alam kung ano po saan po tayo mag-uumpisa. So yan po, tangke.
At yan, carburetor. So yan po yung carburetor. Papaklasirin po natin yan. Dito sa video na to, makikita nyo po, ito po. At ito pong pinakatangki niya. So kung meron po kayo niyan, kung magustuhan nyo po ang video natin, ay subscribe na rin po at like. At marami pong salamat. So start na po tayo. So simulan na po natin. Sa umpisa po, kailangan po natin ng isang susi. So dito po sa susi, ito po, may susi po siya dito sa bandang kaliwa po. So kung ganyan po yung pagkakaposisyon ng ating motor, yan, bandang kaliwa, kikita nyo po itong susian. So yan, susi po natin. So kung hindi pa po kayo nagbaklas ng Kawasaki 135, so ito pong video na to ang para sa inyo. So yan po, susi natin. Yan. Pagka susi po niyan, suglan po natin, angat lang po natin ng konti. At dito po sa bandang ilalim po nito, ilalim lang po natin daan-daan. Meron lang po siyang lock ng parang goma. Yan. Marinig nyo po na na-lock po siya dun sa ilalim. Mamaya-maya po pakikita po natin. Tapos, so yan po yung pinaka-panel niya. I-line lang po natin ng papuntang kaliwa. So, papuntang kaliwa po, pababa. Yan, paganyan po. So, yan po. Yan, pakikita ko lang po dito na, yan. Dito po na meron po siyang lock. Ay, may butas po dyan. Para po tingnan lang po, ayun po, para po pumasok siya dito. So yan, dito po tatama yan para pumasok po sa bakal na yan. Ayan, makikita po natin yan. At ito po yung pinaka susi. Ito po yung sinasabi ko kanina na pinaka goma nung ito po yun, pinapaila ko lang po ng daan-daan. So dyan lang po siya tatama dito sa, ayan, dito po sa butas na yun. Yung pinaka square hole po, ayan, square hole, ito po yun, ayan, yan po siya papasok, ayan, dito po, papasok lang po dyan para mag-lock po siya. So pagkatapos po nyan, punta na po tayo dito sa to, dito po sa upuan. Upuan po, kung titignan po natin yan, di po natin makita yung kung may tornilyo dito sa bandang ibabaw. So wala po kayo makikita na trace na kung saan po natin siya bubuksan. So ito po yung sikreto nya. Pag tinanggal nga po natin ito sa left side po ng motor, kung nakaharap po dyan sa kaliwa yung motor, tapos ito po yung baterya, meron po kayo makikita na ito. Yan. Lock po yan dun sa upuan. So, ilayin lang po natin yan ng pababa. Yan. Ilayin nyo lang po, papuntang kaliwa o pababa. Yan. Pag naila po yan, ang mangyayari, matatanggal po yung pinaka-lock nitong upuan na nasa pinaka-taas po. Yan. Pag inila po natin, so ilayin ko po, yan. Line po natin. At makikita nyo po na yan, naangat nyo na po yung upuan. So naangat po natin. So ito po yung pinaka-lock nya. Yan. Pag inila po natin ito, so yun po, pakita po natin dito sa ibabaw. So yan po yung lock nya. Yan. Yan. So pakita ko lang po, i-line po natin yung inila natin kanina. So ito yun. So yan po, ayan. Pag inila po natin, ayan po yung pinaka-lock nya doon sa upuan. So maganda po yung pagkakagawa nung lock po nung ating upuan, na wala siyang trace na tornilyo. Kung bagwa lang po kayo nagbabaklas, medyo may hirapan po tayo. So yan po. So ito na po yung upuan. So bitawan po natin. So ngayon po, dito na po tayo sa isa pang upuan. Tignan po natin kung saan yung tornilyo. So ito po yung tornilyo nya. Walang po tayo ng
isang let number 10. Letter T po. Basta pangkalag po ng GIS 10mm. So tignan po natin kung 10mm. So 8mm lang po yung nakuha natin. Kuha po tayo ng 10mm. So kailangan po pala ay meron po tayong kagamitan para mabaklas po natin ng maayos. So yan po, dito po tayo. So just po yung pangkalag natin, letter T. So yan na po yung tornilyo niya. Baba po natin para dapat po itabi po natin dun sa hindi po siya mawawala. So yan, i-line lang po natin, iangat lang natin. Yan, natanggal na po natin yung dalawang upuan. At dito na po sa party na to. To, ito po yung lock niya. Yan, lock po. At yung lock na yan ay tatama po dito. Yan, papasok lang po doon. So tabi po natin. Yan, pakita po natin. So dito po siya tatama. Dito po sa video na to, sasabihin ko na rin po yung technique para medyo mag-itsura pong medyo malaki yung ating tangke. So pero tutusin, malaki na po yung tangke. Yun nga lang, para mag-itsura pa po siyang mabulto. Ang gagawin nyo lang po ay eto, dadagdagan nyo lang po ng goma dito para lalo pong umangat yung tangke natin na Rouser 135 lang. So 135 lang po yan. So yun lang po yung technique na ginagawa nila para magmukhang mas malaki po yung tangke. Ayan. Gugupit lang po kayo ng chinelas at ilalagay nyo lang po dito sa ilalim. So tanggalin po natin. Ayusin lang po natin kung camera natin. So ito pong gamit natin na cellphone, kung nagbabalak po kayong mag video, yung Samsung po, maganda po yung quality ng video niya. Model po nito ay A50. So A50 po. So sa mga gusto pong company na magpa-unbox dyan, tumatanggap po tayo ng mga gamit na gustong ipa-unbox po sa ating channel. So kung mas marami pong ma-unbox ay maraming video at marami po tayong matutulungan para sa pagpili na rin ng tamang kagamitan, gadget. Kaalaman na rin po patungkol sa anumang gamit, gadget, appliances. So depende po kung ano pong gusto nyong ipa-unbox. Camera 360. So ang channel po natin ay hindi pa naman po ganun kalaki. Pero sasabi ko po na may potential din. Depende po sa atin kung masipag po tayong gumawa ng video. So ito po, balik po tayo dun sa ating topic. Ito po, iangat po natin. Yan. Yan, makita nyo po na minodify ko lang po siya at nilagyan ko lang po ng goma ng chinelas. Yan, para umangat lang po ng. Yan, makikita nyo po, abang dinadagdagan po natin yung goma dito, yung space niya, spacer.
aangat po siya. Yung tangi po ay aangat patas. Ayan. Aangat po siya patas at magbumuka pong mabulto yung ating tangke. So yun lang po yung ginawa natin na modify dito. Wala naman pong ganong komplikadong magwe-welding pa tayo. So yun lang po. So bago po natin tanggalin yung tangke, sarado muna po natin yung gas. So yan. So yan po. Sarado po natin yung gas. At ilayin po natin itong hose na to. So ilayin po natin itong hose na to. So yan po. So dito po sa tangke. So dito po sa tangke ng Rouser 135, kung tatanggalin niyo po to ay kailangan po nating tanggalin ang tornilyo dito at mga tornilyo po dito sa bandang looban. So dito po tayo sa harap. So dito po sa harap, ayan, nakikita niyo po na may tornilyo po siya diyan. Dito po sa side may tornilyo din po siya dito. So dyan, bali apat po yung tornilyo dyan. So kailangan po natin ng screwdriver na maliit. So maliit po na ganyan. So kuha muna po tayo ng screwdriver na maliit. So ito na po, kinuha ko lang po yung ating screwdriver po na maliit. So dito po kasi ay kailangan po natin ng screwdriver na maliit. Kung mahaba po, mahirapan po tayong magbaklas. So, ayan. Pilip po. Kailangan natin ng pilip. Last sign po. Ayan. Maliit. Para matanggal po natin yung dito sa harap. So, ayan po. Mamaya-maya po, pakikita ko po itong ginawa natin na improvise sa ating cellphone. So yan, para hindi nyo po awakan yung cellphone natin. So yan po yung tornilyo nya. Apat, so apat po yan. So yan po yung tornilyo nya. Apat po na ganyan yung tatanggalin natin. Dito sa right side at sa left side po apat na naman. Ayan. At meron po siyang isang tornilyo na malaki dito. Ayan. Ito po. Isang malaking tornilyo. Matanggalin lang po natin yan. So ayan po. Ayan. May naulo po na isa. So ayan po yung kasama niya. Doon sa pinaka lock niya. Ayan. So kung hindi pa po kayo nagbaklas ng Kawasaki Rouser 135, so ito po yung video na para sa inyo. Hindi naman po tayo mekaniko, mahilig lang magputingting. So kung medyo may nalalaman po tayo ng konti sa pagto-troubleshoot ay pag itinirik po tayo ng ating motor, magagamit po natin yung kaalaman na yun para kung sakali nga pong tumirik yung ating motor ay mapandar pa po natin. So malaking tulong din po kung medyo meron po tayong nalalaman ng kahit konti. So dito po sa taas meron po siyang tornilyo. So ayan po yung pinakaibabaw niya. Ayan, tatanggalin lang po natin tornilyo. Yung camera po natin ay nakasabit sa ulo para meron po kayo mabibili sa Shopee at Lazada. So yan po. Sa channel po natin ay nagpipicture po tayo ng mga laruan.
tutorial po ng sa internet. So meron din po tayong tutorial sa pagpalit wifi password. So yun po. Meron din po tayong tutorial sa mga game. Video editing po. Meron din po tayong tutorial para sa video editing. At pag-unbox po ng mga iba't ibang kagamitan. At gumagawa rin po tayo ng kanta. Kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa video na to. Malay nyo, matugunan po natin o masagot natin ang inyong katanungan. Kung alam po natin yan, ay tutugunan po natin. At sigurado naman po na sasagutin ko kung ano po ang inyong mga katanungan. So kung nagbabalak po kayong mag-vlog, puunan po dito ay dapat wag po kayong mahihiya. At isa pa ay be creative. So dapat po hindi kayo naubusan ng ideya o idea. Kung ano man po ang gusto nating ipalabas, dapat din naman po na meron silang, ang mga viewers po natin ay may matututunan. So yan po yung ating mga dahilan kung bakit nagustuhan ko na rin po na mag-vlog. Sharing of idea. Kung minsan po kung hindi po natin makikita sa iba yung diskarte, ay hindi po natin alam diskartein. Na meron pa po palang ganun na diskarte. So, ayun lang po yung... Kasi tayo po na tao ay may kanya-kanyang diskarte. Isip at ideya. Kung paano po natin... lalapatan ang isang sitwasyon, bagay at problema. So yan, ayan na po, tatanggalin na po natin yung site. Doon po sa loob yan, makikita nyo po sa ating camera na yun, may lock po siya. Ilayin ko lang po siya. Ayan. So ayan po yung pinaka-lock niya. Papasok ko lang po doon dito. Ayan. Medyo malikot lang po yung camera ko dahil nakasabit sa ulo. Ayan, ito po, papasok dito. So, ilay lang po ng papuntang paharap sa atin. At ito na po yun, natanggal na natin. So, ayun sa ibabaw, yan na po. Ngayon po yung tornilyo, dapat tabi po natin na maayos. Baka ma-misplace. So, baka po ma-misplace yan. At itong mga pairings po natin ay dapat hindi po natin ma-apakan. Baka masira. So, baka masira po. So, tabi muna po natin. So, dito na po tayo sa isang side. So, ito po yung isa. So ayan na po siya. Pwede na po natin tanggalin yung ating tangke. So ito po yung tangke. Huwag pong kalimutan tanggalin ipihit po yung ating gas ng ayan, naka ganyan po siya, horizontal. Pagpababa po yan, tutulo yung gas natin. Ayan. Kaya dapat po naka horizontal po siya. Hindi po siya nakatayo, hindi po siya naka vertical. So, ganyan po, pwede na pong tanggalin yung ating tangke. So, tanggalin na po natin. So, hilahin lang po yan, daan-daan. Papunta pong patras. So, tignan po natin kung ano ba yung bumabangga na para may bumabangga siya.
So ito na po, tatanggalin nyo lang po yung pinaka lock po nung dito sa wire dito sa floater po to. So ito po yun, yung supply po dun sa ating floater. Ayan. So tatanggalin nyo po yan. So pagkatapos po natin natanggal yan, iangat na po natin itong ating tanke. So yan po, at lang po natin. At yan, tatanggal na po natin yung ating tanke. Yan po, ilalagay lang po natin dito. Yan, lagay muna po natin dito. So yan po, so yan na po yung ating Kawasaki Rouser na 135. Napakalas na po natin yung tanke. Ngayon naman po dun tayo sa carburetor. Gamit po tayo ng Philip. Kailangan po natin ng Philip. At isang, mamaya na po natin gagamitin yung isang flat. So flat po na screwdriver. So ito po, dahil po sa 5 years po na na-stock itong motor na to, yung pinakatangki niya po ay kinalawang. Kinalawang po ng gusto dahil hindi ko po tinanggalan ng gas. So ito po yung lapit po natin ng konti. Ayan, piit lang po yung tornilyo. So piit lang po natin yung tornilyo niya. So yan po, piit po natin yung tornilyo. Yan, pag gumalaw na po yan, so ito po, tatanggalin po natin itong tornilyo na to. Yan, i-loosen lang po natin. Loosen lang po natin. Pagka-loosen na po nito, so at ito pong isa, yan, pwede na po natin ilayin itong carburetor. Pero tatanggalin muna po natin to. Balik nga po pala tayo dun sa camera po na cellphone po na ginagamit natin. Samsung po na A50. Maganda na pong pang video. Yan, maliwanag. Maliwanag po siya. Problema lang po sa mga bagong cellphone ay napapansin ko lang yung autofocus. So yan, autofocus. Pag nag-autofocus po siya, lalabo. Lalabo po yung video. At sa pagpili rin po ng cellphone ay hindi rin po basta-basta. Kung Samsung A20 at A10, malabo po yung camera. Di po ganong kaganda. So yan. So ito po, tinanggal po natin yung pinaka supply dito. So yan, ayan po. At meron pa po ditong isa. So yung isa po, ayan, nasa ibabaw. Ayan, kailangan din po natin ilayin yun. So kailangan po natin ng screwdriver na flat dito. So kuha muna po tayo ng screwdriver na flat. So flat po yung kailangan natin para maitulak natin. So dito na lang po natin susubukan tusukin dito sa kabila para makita po natin dito sa camera. So ito po, kailangan po natin kasi i-push po natin yung isang part para umangat. Ayan, ito po. Medyo hindi po gano'n na ninag sa camera. Mamaya po pakita natin. So lipat po tayo sa kabila. So
So balik po tayo dun sa cellphone, Samsung A50, yung mga latest model po na A70. Maganda po yung camera, nila. So pag nag-video po tayo, maganda po yung pagkakakuha. Kung i-compare po natin dun sa, ayan, tanggal na po natin. Kung i-compare po natin dun sa A20, siyempre naman po na mas malaki yung pagkakaiba ng unit dahil hindi po sila magkatulad ng presyo. Yung A50 po, A70, kakalaga po yan ng mga 17 to 19,000. Yung bago po yung A50, mabibili nyo po yan ng 18 to 19,000. So ito po yung sinasabi ko kanina, tutulak lang po ito. Yan. Para umangat po dito. Ayun po yung pinaka-lock niya. So yan, yan po. So yung nakita ko pong problema nito dahil sa pagkaka-stock niya ng 5 years carburetor. Nasira po yung carburetor natin. Nagbarado po yung mga butas. So dahil yung gas, pag natuyo po yung gas ay mako-convert po siya ng doon sa parang kulay green. Kulay green po. So yun. So dito po, kailangan natin ng karayom. So kuha po tayo ng karayom muna. So sa pagkaka-stock po ng motor na to, sa 5 years, ito pong baterya natin ay na-drain. So na-drain po yung baterya niya. So ipakikita ko na rin po sa video na to. I-charge po natin yung baterya gamit ang ito, power supply po ng computer. Sa power supply po ng computer dito po, yan, punta po kayo dito sa ganitong part eh. Yan, tignan nyo po na marami po siyang, yan, marami po siyang wire. So dito po tayo sa maliwanag para makita natin. So ito pong part na to, titignan nyo lang po yung kulay green na wire. Ayan. So kulay green po na wire, hanapin nyo lang po yung kulay green. Iisa lang po yung kulay green dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo, nagkakaiba po yung kulay. Black, yan po yung black. So yan po yung green. Puputulin nyo po yung kulay green. Ayan. At yung katabi po na pili lang po kayo dito sa katabi niya na black. Kahit ano po dyan sa dalawa. Basta common po yung green, kunin niyo yung green. At ididikit nyo po sa anuman dito sa dalawang black na yan. Yun po. Para, ayun po kasi yung pinaka switch nung ating power supply. Para mapandar nyo po ito ng tuloy-tuloy. Hindi na po dadaan doon sa motherboard. So parang isinyort nyo lang po yung dalawang wire, green at black. So pili lang po kayo dyan, kaliwa man o kanan na kulay black. At ito po yung dapat nyong gagawin. Ayan. Pagdidikitin nyo lang po sila dito. Ayan. Green at black. Ayan. Ito po yung isa, yung sa kanan. Under din po dyan. So dito po, pag pinagdikit nyo po yan, pag sinaksak nyo po yung power supply natin, under na po yan. So pakita lang po natin. So lagyan nyo lang po na saksakan. At dapat siguraduhin nyo po na walang nakadikit na wire. So dito po sa part ko ay binakbak ko na po yung, so bago po natin isaksak, ipaliwanag ko muna po dito sa, ito po yung, ito po yung parte na papunta doon sa hard disk. Sa hard disk po. Ayan. SATA. Ito po yung SATA supply. At ito po yung sa mga lumang hard disk na supply. Ayan. So dito po ipapaliwanag ko. Black po, negative, dalawa po yan. So kung ano po yung malapit, ayun po yung gagamitin nyo.
So yung black po negative, red positive, saka yellow positive. Magkakaiba lang po nito, itong yellow ay 12 volts. So yellow, positive at negative. Dito po tayo kukuha kung 12 volts yung kailangan natin. Dito po ay 6 volts. Kung kailangan nyo po ng 6 volts na DC, ayan, red po yung kunin nyo. Red. Ayan, red at black. So positive po to, kaya lang 6 volts lang po yung lalabas. So ayan po. So pag binakbak nyo na po na ganyan, iwasan lang po magkadikit yan kasi masisira po yung ating power supply. Ito pong power supply na to, yung mga sirang power supply, limbawa po, kaya nasabi kong sirang power supply, kung hindi na po umandar yan sa computer natin, pwede nyo pong siyang magamit na bilang charger ng isang baterya. Kung maliit lang po yung baterya, yan, kagaya po nito, pang motor lang, pwede pong pang charge ito. Kung malaki po yung baterya, baterya po ng kotse, sasakyan, yung sasakyan po na 4 wheels, kailangan nyo pong palitan yung wire na to, itong yellow at black. So gagamit na po kayo dyan, magja-jumper na po kayo dyan sa loob ng solid na wire, kaya basta po makapal na wire, kasi kung malaki po yung baterya natin na i-charge, mag-over it po itong wire kasi malipis lang to. Malipis lang po yung ating wire na to. Pero magagamit nyo po ito bilang pang-charge ng bateryang maliit at malaki. Sa mga 4 wheels, pwede nyo rin pong magamit ito. So, yun lang po yung i-convert nyo. Bubuksan nyo lang po yan at kukunin nyo yung... Tutuntunin nyo lang po yung dinanon nitong wire na to. Yung yellow at black. At doon nyo po itatap yung makapal na wire. Yung solid. Solid man po o basta makapal po yung dapat natin gamitin kung... Kung malaki po yung baterya na i-charge natin. So, ito po, saksak natin. Ayan. Ayan, nakita nyo po na umikot. Ayan, umikot po yung ating pan. Ayan, umikot na po yung ating pan. Ibig sabihin, umaandar na po yan. So, ito po, pakita ko lang po dito. Ito po yung pinagdikit natin. Ayan. Kaya, inaawakan ko po, ayan, inawakan ko po siya. Naka-chinelas ako. So, ito po yung bato. Dapat, hindi po basa yung ating chinelas. Dapat naka-chinelas po tayo kung inawakan po natin ito na nakasaksak. Pero, kung tutusin po, ito po ay 12 volts na po yan. Hindi po 220 kahit tinawakan natin. Saka siguraduhin po hindi po basa yung ating chinelas. So, siguraduhin pong hindi basa yung chinelas, hindi po tayo nakapax dito sa bato o nakaawak sa bato dahil pwede po tayong makoryente. So, ayan, umaandar po. Gagawin ko po ay tatanggalin ko itong pagkakadikit. Tignan po natin kung anong mangyayari. Ayan. Ayan, kita nyo po na tumigil po siya. So, ito po yung pinaka-switch niya. Yan. Pag pinagdikit po natin yan, na-under na. So, ayan po. Pinagdikit po natin. So, pagkatapos yung pagdikitin yan, i-tape lang po natin. So, tape lang po yan. Meron na po kayong magagamit na 12 volts na supply. Kung kailangan nyo po ng 12 volts na supply, pangkarga po ng baterya. So, ayan. Gagamit nyo po yan. So, dito naman po, test po natin para makita natin na 12 volts po yun at 6 volts. Gamit po yung tester ay... Yan, gamit po tayo ng tester. Yan, dito po. Bago po natin, test muna po natin yung... So, punta muna po tayo dito sa ohms. Yung needle po natin nasa kaliwa. Ayan, pagdikitin po natin. Pag pinagdikit natin, ayan, gumagalaw. So, pumunta po sa kanan. So, ibig sabihin, okay po yung... Hindi po naglulus itong dalawa natin. So, nakatap sila. So, ayan po, nasa kanan. Ngayon, ililipat po natin dito sa DC volts. Ayan, DC volts. Ayan, DCB. Lipat po natin. Yung itetest po natin ay 12 volts lang. So, kung 12 volts po yan, dapat higher than 10 volts. So, set po tayo ng 50.
Yan, 50. So dito po AC, kung magte-test po tayo ng AC. So converted na po ng DC volts na po ito. So dito po tayo sa DC volts. 50 volts, pwede po tayo nakaset dyan. 250 pwede po at 1000. So sa 50 po, mas visible. Mas mabilis pong basahin dito. Pero dito po sa 250, siyempre mag-adjust ka po, dito po kayo babasa sa ilalim. 50, 100, 150. So dito na lang po tayo sa 50 volts. So testingin po natin. So ito po yun. Yan. Negative. So negative po. Yan. So kaya inawakan ko po yan. Nakachinelas ako at hindi po basa yung chinelas ko. Hindi po tayo makukuryente. Kung basa po yan at nawakan natin, pwede po tayo makuryente. So yan. Yan po. Kita po natin na pumapalo po siya ng yan. Makikita nyo po dito yung needle natin na hindi po siya sakto. So, mag-adjust po tayo ng konti. So, 50 volts sa ilalim. Nasa dalawang guwit po siya. Ayan, nag-grid po siya. So, hindi po siya accurate na 12 volts. Halos, so, yan po. Makikita nyo na halos, ano lang siya. Mga 6 volts. Ayan, ayan po, ayan po. So ayan po pala, nagbago na. Umabot na po siya ng malapit sa 12 volts. So ayan, ayan po yun. Nakatap po tayo. Isang black, saka yellow. Ayan. Pero sa tester ko po kasi ay naka-adjust na po ako ng konti. Ayan. Hindi po siya nakasakto. So, nag-assume na lang po tayo na malapit sa 12 volts. Sa kabila po, para makita na rin po natin, red. Yan, tatap po yung red. Yan. Yan po, 6 volts. So, kung kailangan niyo po ng supply na 6 volts para sa ilaw o kung saan niyo man po gagamitin, magagamit niyo po yung mga power supply niyo. Kung sira na po yan, hindi na pwede sa computer, huwag niyo pong itapon, sayang naman. Pwede pong pangkarga ng baterya. So yan, pwede pong pangkarga ng baterya. So ito po, ikakarga po, i-charge po natin yung baterya natin. So ito po, gagawin lang po natin abang sine-check up ko po yung carburetor ay charge po natin itong ating baterya para makargaan. So yan po, tatanggalin ko lang po yung isang linya para sigurado. Isang linya lang po, positive. So dito po, itatap po natin yung ating yellow sa positive po. So siguraduhin pong tama yung nilagay natin. So yellow dun sa positive po ng baterya. Baka masira po yung ating baterya. Kung baligtad po yung pagkakalagay niyan, pwedeng masira po yung ating baterya. So tingnan niyo lang po yung baterya, may nakalagay na plus sign. Yan. Plus sign dito po yung positive. At dito na po sa kabila yung negative. Yan, may nakalagay po negative. Yan, iipit lang po natin dito. Bago natin isaksak yung ating power supply. So ito po. Para may charge natin. Sa mga video po na pinapalabas ko, malay nyo po may matutunan po tayo na mga
eh, matutunan po tayo kahit konti lang. So, yan po. Saksak po natin. So, yan po. Gaya po na sinabi ko kanina, kung maliit lang po yung baterya, hindi nyo na po kailangang i-convert itong wire. Kasi pang baterya lang po ng motor. Yan. Paano po natin masasabi na hindi po kaya nung ating wire? Pag ginawakan nyo po itong wire na to, nag-charge na po yan. Yan, nakasaksak. At yan po, umiikot po yung ano natin, pan. Umiikot. Mag-iinit po ito. Pag ginawakan nyo, segundo lang, mainit na po yan. Kung chinarge po natin o ginamit po natin itong pang power supply sa malaking baterya, mag-over po ito. Masusunog po itong wire na to kasi malaki po yung baterya na chinacharge natin. Pero kung tutusin po ay pwede pong pang-charge ng malaking baterya ito. Yun nga lang po, gaya po na sinabi ko kanina na kailangan muna po nating palitan itong wire na to. Ayan, tutuntunin nyo lang naman po itong wire na yan, papasok dito. Bubuksan nyo po yan, doon nyo po itatap yung makapal na wire para magamit nyo pong pang-charge ng inyong baterya. So, hindi na po kayo pupunta sa charging shop o sa mga motor shop para magpakarga ng inyong baterya. So, yan lang po, pwede na. Ayan, nagkakarga na po yan. So, lipat na po tayo dun sa ating carburetor. So dito na po tayo sa carburetor. So dito po, ituturo ko po sa inyo kung paano paklasin. Ayan, paklasin po itong carburetor na to. Ayan. Ayan, meron pa po tayong sample na carburetor dito na pang Honda. Ayan, mamaya baklasin na rin po natin para makita natin. Ayan, Honda. Ayan po. At sasabihin din po natin sa video na to kung ano po yung mga kadalasang sira. Kung bakit ba tumatagas, overflow, ayaw umandar. So, sasabihin po natin dito sa ating video. So, ito po, baklasin na po natin. Napatulo na po natin yung gas niya. So, may tatlo po siya na tornilyo. Medyo maigpit po yung pagkakaigpit niya. So, gamit po tayo ng vice grip. Malaki po kasing tulong kung marunong po tayong mag-troubleshoot ng ating sasakyan. Mapamotor man po yan o four wheels. Kung kahit papano ay meron po tayong nalalaman kahit konti lang. Sa mga lalaki, importante po talaga na meron po tayong alam kasi tayo po yung nagda-drive ng ating pamilya. So, kung yung mga babae po, kuminsan hindi po nila pansin yung mga ganitong bagay. Kasi alam po nila na tayo po yung gagawa ng ating sasakyan. So papatal lang po natin yung ating screwdriver. Ayaw niyang umikot. So napin lang po natin. So balik po tayo sa ating topic. So yan, baklasin na po natin yung ating carburetor. Kung magustuhan niyo po ang video natin, mga boss, subscribe na rin po at like. Medyo mahingay lang po dito sa aming location. Nasa harap po tayo ng highway. Lumipat po tayo ng location ng pag-shoot ng ating video kasi hindi po natin maisasampa yung motor sa second floor. So, nandito po tayo sa garahe, kaya medyo malakas po yung ingay po ng sasakyan. So, yan po. Dapat complete po tayo sa ating kagamitan. Malaking tulong po kung medyo meron po tayong alam sa paggawa. Kahit simpleng troubleshooting lang sa ating motor.
para pag tinirik po tayo, pwede po natin siyang kalikutin. Yan. Yan lang po yung makikita natin sa carburetor. So, kadalasan po, sa katagalan po, ito pong goma na to, ano po to, yung na pipit-pit, yan, na nagpa-plat po siya, yan, pa-plat po siya, kung makikita nyo, bago pa po siya, kasi to, bumili po tayo ng repair kit, yan, repair kit. Ayan po yung repair kit na sinasabi ko kanina, pang Kawasaki po. Rouser. Ayan dito po sa taas, Rouser 135. So, totoo naman po na pang Rouser 135 siya. Dito sa amin, nahihirapan po akong maganap ng repair kit kasi madalang lang po masira ito. So, ayan po. Nung binaklas ko po ito, yung pinaka goma po na to, yan, dito po yan para hindi po tumagas yung gas, yan, dito po, nung hindi ko po siya pinapalitan, tumatagas po siya, kaya ayun po, bumili po tayo ng repair kit. Kaya kung tumatagas po yung carburetor nyo, yan, palitan nyo lang po ito. So yan po, pwede rin po na kung wala po kayong pambili nito o wala po kayong magagilap, pwede nyo po lagyan ng gasket maker. Ito. Yan, gasket maker po. Pwede po yung gasket maker dito. At kung tumatagas po yan, malakas po yung tagas, kung minsan di nyo po mapapaandar yung motor nyo. Kasi overflow. Overflow po yan. Hindi po natin mapapaandar na maayos yung motor natin. So, yun po yung mga unang kadahilanan kung bakit ayaw mandar ng ating motor. So ito po, solusyon, palitan to o kaya lagyan po ng gasket maker. So ipat po tayo dun sa iba pang senaryo. Sa katagalan po, yan, nagkakaroon sila ng dumi, nagbibuild up po yung kulay green dyan. Gagawin lang po nyo ay gamit lang po kayo ng flat na screwdriver, kakayasin lang po yan para linisin. Kaya toothbrush, walang po kayo ng gas para malinis po natin. Ayan, dilinisin nyo lang po yan. Walang po kayo ng gas. So, ayan po. So, ganito pong parte, malinis na. So, ito po. Tuloy po natin. So, dito po. Ayan. Ayan po, floater. Ayan po yung floater. Pag marami pong gas yung nandito, ayan, pag ginagas po natin yung motor natin, aangat po yan, umaangat. Ayan, ayan. Pag ginagas po natin yung motor natin, bababa po pala yan para malagyan po ulit ng gas. So bababa po yan habang ginagas po natin yung ating motor. Ayan. Pag puno po yung gas nito, ang gagawin po niyan, aangat po yung floater. Yan, aangat po siya. Pag puno po itong gas na to. So, habang umaangat po yan, yung nasa ilalim po niyan, isasara niya po yung butas. So, tanggalin po natin para maintindihan po natin lalo. Pakita po natin dito. So ayan, tinanggal po natin yung tornilyo. Aangat po natin. So ayan po, may nakadikit po siya na ayan. So nakadikit po ito. So ito po yun.
So yan po, pag yan, pag nakaganyan po yan, ito, kanina po yan nakaganyan, ayan, ayan po, ito na sa taas, tatakpan niya po yung butas dun sa taas. Pag ginagas po natin yan, yan, bababa po siya ng ganyan dahil nababawas po yung gas dun sa ilalim. Ngayon pag hindi po natin ginagas yan, babalik po sa dati, aangat po siya ng ganyan kasi nagpo-float po siya dun sa gas. Dahil sa nag-float po siya sa gas, ito po ay aangat pataas. Yan, pag nag-gas po tayo ulit, naka-aire tayo, yan, bababa po siya. Bababa po ito kasi nababawas, nakokonsume po yung gas na nandito sa ilalim. So yan, sa ilalim po, nakokonsume po yung gas na nasa ilalim. At ilayin niya po ito pababa kasi nakasabit po siya dito. Ayan, nakasabit po siya dito. Kaya ilayin niya po ito pababa para pumasok yung gas, dadawsdus po yung gas. So paano po ba, paano po dumadawsdus yung gas? Ito po, dito po siya nakapasok. Ayan. So dito po siya nakapasok. Ayan. Ito po yung pinakagas natin, gas papunta doon sa tangke. Ayan, ayan po. Susundan nyo lang po yung screwdriver natin. Ayan. At dito po siya dadaan. So ito po yung kanina na sinasabi ko. Tinatakpan niya lang po ito. Ayan, tinatakpan niya po yan. Ngayon yung pinaka floater po. Ayan, floater. Pag ginas po natin yan, dahil sa uubos po yung gas o nakukonsume yung gas, pag nakayere tayo, ilayin niya po yan para pumasok ulit yung gas. So yan po, ganyan po yung gawa nito. Pinapaliwanag ko lang po para makumpleto po natin ang ating video. So yan, pag nakayere po tayo, bababa po yan kasi nakukonsume po yung gas para pumasok yung gas, para tuloy-tuloy po. Ngayon, pag binitawan po natin yung gas, ayan, aangat po yan at sasarado na po yan. Ayan, para hindi po pumasok yung gas. So kadalasan po, pag na-stock po yung motor natin, nagkakaproblema dito. Yan po. Ito po ay hindi gumagalaw. Kaya kuminsan chine-check up po ng repairman o yung mga mekaniko. Pag hindi po gumagalaw yan, yan, dapat gumagalaw po siya ng ganyan. Yung maganda po yung play niya. Yan. Pag stock up po yan, hindi po papasok yung gas. Magkakaproblema. Kung stock up po yan. Yan. Dito po sa atin, maganda po yung galaw niya, walang problema. So, ayan po yung isa nagiging problema po. So, ayan po. Dalawa na po yung ating tinapik dito, yung goma. Importante po itong goma na to pag nag-overflow po yung ating motor kasi dito po yan nakaipit. Yan. Yan, napapagitnaan po dito, nakagitna po dito yung goma natin para paano po ba yung overflow? Yung overflow po, tumatagas po yung gas dito. Yan, nakikita nyo po nagli-leak yung gas dyan. Ang epekto po nun, mahirap pong paandarin yung motor. Pwedeng hindi po umandar at pwede ring umaandar pa siya. Yun nga lang, tumutulo dito. Kaya sinabi ko pong pwedeng hindi umandar at pwede pong umandar. Yung iba po umaandar kahit tumutulo dito. Yun nga lang, sayang yung gas. So yun po yung epekto niya. Yung iba po ayaw niyang umandar talaga kasi tumutulo siya dito. Yun po yung na-experience ko doon sa isang motor. Pag tumutulo po siya dito, hindi po siya aandar. Pero dito sa Rouser, base po sa na-experience ko, kahit tumulo po siya dito, umaandar pa po siya. Yun nga lang po, may natatapon po yung gas. Sayang, sayang naman po. Kaya bumili po ako nito. Ito. Rubber po, pang insulate dito para hindi tumagas yung gas. So jump po tayo dun sa iba pang parte ng ating carburetor. Gamit po tayo ng flat knife screwdriver. Ito pa po yung tino-troubleshoot dito yung mga mekaniko po. Ito,
Ito po, at yung isa pa, yung maliit, yan. Yung maliit po na yan. So, ito pong maliit na to, at itong malaki, yan. Malaki po yung roll na ginagawa nito. Pakikita ko po, baklasin muna po natin, itong malaki. So, sa malaki po, yan. Yan. Yan, makikita nyo po sa camera natin. May butas po siyang malaki. Yan. Yan, may butas po siyang malaki doon sa loob. Pag natakpan po yung butas na yan, di rin po papasok yung gas ng maayos o di po under ng maayos yung ating motor. So, importante po dapat may makikita nyo na may butas. Yan. Malaki po yung butas nito. Dahil sa malaki po siya, nakadesenyo po talaga siya na malaki yung butas. So dito muna po natin siya ilalagay. Yan. At yung iba pong motor, so balik po tayo. Binuksan ko lang po itong isang Honda na carburetor para makita lang po natin. So yung iba pong carburetor ay ito, buo po itong malaki. So buo po siya, hindi katulad dito sa Rouser na dalawa siyang bahagi. So meron siyang maliit. So dalawa po siyang bahagi pero isa rin po siya. Ayan, naiwan po yung isang part niya. Kaya sinabi ko po na dalawa siyang bahagi. So ito po, babaklasin natin. So dalawa lang po yan. Yan, mapapansin nyo isang malaki at isang maliit. So ito po, malaki po yung importansya nito sa carburetor. Itong dalawa, yung pong dalawang sinasabi ko ito, yung isa yung maliit at ito po yung malaki. Ito, sa Honda po, sa mga carburetor ng Honda, yan, dalawa at ito pong malaki. Yan. So pakita po natin yung sa Honda para ito po yung maliit. Yung sa pagigpit naman po nito, isagad nyo lang po sa dulo. Ang importante lang po dito ay pakita nyo po yung butas sa loob. Yan. Ito, yan, dapat makita po natin yung butas. Dapat po may butas yan sa loob na maliit. Susubukan po natin kung manilag natin dito sa ating camera yung pinakabutas niya. So yan. Ayan, makikita niyo po na may butas po siya dun sa loob. Ayan, maliit. Ayan, maliit na maliit po yan, kaya hindi po ganong visible dito sa ating camera. So ito po yan, pang Honda. So, pang Honda po ito, isa. At ito pa po yung isa. Yun po pala, detachable din po pala yung pinakaibabaw niya. Ayan. Detachable din po pala yung pinakaibabaw niya. Akala ko buo siya. So yan. Ayan, tatanggal din po pala. Ayan, dapat may butas po yan. Medyo nag autofocus po yung camera natin. Ayan, mapapansin nyo na barado. Ayan, meron po siyang butas. Ayan. So yan. At may butas din po dyan. Ayan. So lilinisin nyo lang po yan, dapat may butas. Malaki po yung role nito sa ating carburetor. At yung mga butas po nito, yan. So yung mga butas po na yan, kung barado po yan, gumamit po kayo ng karayom.
para linisin. Tapos dito po, linisin po natin. Gamit po tayo ng alambre, pwede. Ayan, para matanggal po yung mga, ayan, katulad po nito, ayan. Ayan po yung sinasabi ko na, ayan po yung epekto nung gas pag sa katagalan po, ayan, nagkukulay green, nagbibuild up po siya ng kulay green, parang molds. So kakayasin lang po yan hanggang sa matanggal. So yan, yan po yung importante. Dalawa na. Ayan po yung mga dapat linisin sa isang carburetor. So yan po, malaki at yung maliit. Ito po, sobrang liit po yung butas nito. Pag barado po yan. So pag barado po to, hindi nyo po mapapandar yung motor natin. O di kaya, mandarman po yan, may problema siya. Yan, may problema siya kung mandarman po yan. Kasi malaki po yung role nitong dalawa na to. Yun, yung isa, saka ito. So balik ko na po itong pang Honda. Balik po tayo dun sa ating Kawasaki. Basta yan lang po ililinisin natin, saka yung dito sa ilalim. Yan. Ito pong floater, huwag nyo na pong i-adjust ito. Kasi kung di nyo naman po ginalaw yan, di naman po nag-a-adjust dito yan. So kung bago lang po tayong nagre-repair ng carburetor, huwag nyo na pong gagalawin yung floater. Yan, huwag nyo na pong gagalawin. Tandaan lang po kung paano yung posisyon niya. Baka baliktad nyo pong nailagay ito. So tandaan lang po kung paano yung posisyon. So balik po tayo dito sa ating rouser na carburetor. Yan. Ito po yung hindi ko gusto sa mga bagong cellphone ngayon na autofocus siya. Kailangan nyo pa pong pindutin. Hindi katulad po ng mga lumang Samsung na cellphone. Hindi po siya ganito yung autofocus niya. Masyado po kasing malabo pag hindi po siya nag-autofocus. Pero masasabi po natin na maganda yung quality po nung image. So yan, babaklasin po natin to. So ayan po, so ito po yung in-order ko na repair kit. So ito po yung ginamit ko, Rouser 135 na repair kit. Ito po yung pinalitan ko, lapat na lapat po dito, saktong sakto. Kasi yung luma ko po, nabali po ito. Masyado pong malambot yung nasa rouser, nabali po ito. So nabali po yan, nasira po siya. So dalawa po yung ginamit ko dito sa repair kit na binili ko. Yung goma po kanina na pinakita ko. So ito, goma, saka po ito. Ngayon ito po, tatabi ko na lang, baka magamit po sa mga susunod pang mga taon. So yan, tatabi ko lang po ito. So ayun po yung naging problema ng aking carburetor. Yan, ito at ito. Barado na po dun sa loob. Kahit tusukin nyo po ng karayong po ito, mahihirapan po kayo kasi sobrang liit. Sobrang liit po ng butas nito, itong maliit na to. Kung i-compare po natin dito sa malaki. Ayan, sa malaki na to. Ito po, malaki talaga yung butas niyan. So, ayan. Ito po yung kapares nun. Ayan, may butas po talaga yan. Malaki. Ayan, makikita niyo po sa camera natin na may butas siya. Ito, dahil sa... Ito pong isa. Hindi po natin makita. Saan ba? Ayan.
dahil po sa sobrang liit ng butas. Subukan po natin kung mahagip po ng ating camera. So, subukan. Ayan. So, yan po. Kita po natin yung butas niya. Ayan, yan po. May butas. So, yan po mga boss. Kita po natin yung butas na sobrang liit. Kung i-compare po natin dito. Ayan, tingnan po natin. Ayan po yung butas niya. Yung karayom po dyan ay mahirap ipasok. So, compare po natin dito sa isa. Ayan. Saan ba? Wala yung butas. So, ayan. Ayan, ayan po. Ayan. Ayan po yung butas ng isa, maliit. Yung karayan po dyan, mahirap pumasok. Ang ginagamit po nila dyan dun sa bandang kaliwa, yung pang scrub, yung parang wire po na pang kaskas ng metal. Yun, ayan po yung ginagamit nila dyan sa mga mekaniko. Ito po, malaki, nasa kanan, malaki na yung butas. Karayan po, panlinis, kung nagbarado po yan. So, ayan po, so, yan po yung mga kadalasan po na nagiging problema. So, ngayon po, jump po tayo dito sa ibabaw. Dito po tayo sa ibabaw niya. Ito, bubuksan po natin.